Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back to my channel. Gagawa ako ngayon ng update at reaction sa Endless Love. Paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So, ang nakaraan guys na nag-dinner date sila ni Andrew at saka si Jenny at ayun, binigyan ni Johnny ng tip at inulan ito. So, hindi yun natuloy doon sa My Garden na maganda pa naman ang decoration nila. At si Johnny ay basang-basa ng time na yun. At itong si Jenny ay muntik nang na-rape guys. At na-trauma siya sa nangyari. At buti na lang si Sir Andrew ay dumating at nakatikim itong lalaki ng suntok. At pinuntahan ni Andrew si Shirley na ano bang nangyari at pwede ko yung i-demanda yung lalaki. At sabi naman ni Brohang Shirley na hindi daw kasi baka daw masira ang resort nila. Kung hindi yun mag-ano ang lalaki, so papatayin ko yun pag bumalik siya. At ito na nga guys, si Johnny tumawag siya kay Jenny. At talagang very low voice ang boses niya. At sabi ni Johnny na, oh Jenny, kumusta ka na? Eto, okay lang. O bakit, ano bang nangyari? Umiiyak ka ba? Hindi naman. Wala lang, may iniisip lang. At alam mo, kilala ko yung boses mo kung may problema ka. Ka na, diba? Basang-basa ka noong gabing yun. At sige, kita lang tayo mamaya. At doon na nga guys, sa bahay nila ni Johnny, ay tinimplahan ni Jenny ng kape si Johnny at sabi niya na pwede ba kitang abalahin? May tanong lang ako sa iyo na ano yun? Yung naging kayo ba ni Yumi? Ano ba ang nararamdaman mo? Bakit? Wala lang kasi nagtanong lang ako. Siya na ba ang gustong mong babae na makasama sa habang buhay? At kung mahal mo na ba? Kasi iba ang nararamdaman ko eh. At mabait naman si Andrew sa akin at ginawa niya ang lahat-lahat. At kung sapat na ba yun para mahalin ako ni Andrew. At itong si Johnny guys ay tahimik lang siya. At asagot naman ni Johnny guys na alam mo, ikaw lang ang makasagot sa sarili mo. Kasi hindi yan dinidiktahan kung anong nararamdaman mo. At sabi ni Jenny na hingi lang ako ng advice kung ano ang dapat. At itong si Nestor guys, talagang chismoso kasi sabi niya kay Johnny na kailan pa daw? O sagot ni Johnny na kailan mo isasabi na may gusto ka kay Jenny? O ano bang sinasabi mo yan dyan bro? At di ba alam mo, engaged na kayo ni Yumi at paano yan? Guys, naglakad na si Jenny papunta sa resort at nagpayong siya. At daanan siya ni Andrew. At sabi ni Andrew na, Jenny, sakay ka na, ihatid na kita sa resort. Ayaw ko, maglalakad lang ako para exercise. At sabi niya, sandali. So bumaba siya guys at sabi niya na alam mo maglakad din ako kasi exercise ganyan siya. So sabi ni Jenny, paano yung car mo?
Pabalikan lang daw niya ang akar niya at hindi pa daw siya nakatry ng magpayong, so naglalakad na sila papuntang resort. At maraming mga sinasabi ni Mylene guys kay Jenny, at sabi ni Jenny na masaya naman ako sa trabaho ko. At sabi ni Mylene na, o sino bang nagpapasaya? Alam ko na yan, si Sir Andrew, no? At sabi niya, kayo na ba o ano na bang status nyo? At sagot ni Jenny na, hindi ko alam. Hindi ko alam din kung sino daw ang destiny niya, baka hindi daw sila. Dumating itong si Jojo guys doon sa resort at si Shirley guys, at sabi niya, ano bang ginagawa mo dito? Magtatawag ako ng police, gusto mo? Wag naman, para ka namang walang pinagsamahan. Hingi lang ako ng kunting pera. Kung dyan ka nagkakamali at hot-hotan mo ako, si Jenny, yung kapatid mo, tatawagin mo. O ano, galit ka ba kay Jenny? Oo, kasi inaaga niya ang pamilya ko at ikalawa ang si Andrew. At sinabi ni Jojo guys, kung galit ka kay Jenny, ako ang bahala. Basta may kasunduan daw sila guys. Mawag pala ito si Yumi guys doon sa kay Johnny. At si Jenny ang nakasagot. Pero sabi niya na, atawagin ko si Johnny. Wag na, kasi ikaw talaga ang tinatawagan ko. At may isasabi lang ako. So nang kumakain sila guys ni Johnny, sinasabi niya na tumatawag pala si Yumi sa phone. At bakit hindi mo ako sinasabihan? Ako talaga ang tinawagan niya, at sabi niya na ako daw ang maid of honor sa kasal niyo. At napanganga itong si Johnny guys nung sinabi ni Jenny, at napansin daw niya na close tayo sa isa't isa, at kaya yun nag-decide na ako ang gagawin niyang maid of honor. At sabi naman ni Johnny na, so anong sabi mo? At malungkot itong si Johnny guys habang nakikinig siya kay Jenny. At alam mo na mahal ka ni Yumi, at siguro masaya kayo pag kayo daw ang magkatuluyan, baka masaya daw sila. Sabi ni Jenny na, bakit hindi ko bigyan ng importansya ang panliligaw ni Sir Andrew? At bakit daw hindi niya bigyan ng pagkakataon na maging sila? At bakit daw hindi niya buksan ang puso niya para sa kay Sir Andrew? At malay daw niya na baka sila ang soulmate. At ito naman si Johnny ay tahimik lang siya nakinig kay Johnny. Nag-usap na itong si Jojo at saka si Shirley na, sabi ni Jojo na bakit daw hindi pa alisin si Jenny doon sa kay Johnny. At sagot naman ni Shirley na, ginagawa ko na yan dati sa kay Kuya, pero hindi pa rin daw nag-effect. So may second option pa si Jojo guys, sabi niya na, hintayin mo lang kung ano ang gagawin ko sa kay Jenny. At talagang mapahiwalay daw sila ni Johnny. Ako na ang bahala, maghihintay ka lang kung anong resulta. So, basta ihanda mo lang ang bayad mo sa akin, mahal kong kapatid. At ito naman si Johnny guys, sabi niya, bakit? Sinagot mo na ba siya? Hindi pa naman, pero alam mo, ramdam ko ang saya ni Yumi daw na sa kay Johnny. At sabi naman ni Jenny guys na mahal daw siya ni Andrew. At
tanong ni Johnny na, oh, ikaw, mahal mo ba siya? At hindi siya nakasagot, guys, at tumulo ang luha niya at parang may pinag-isipan niya. At nag-scandal doon si Jojo sa school nila ni Johnny. Nagsasabi siya na kinakasama daw niya ang kapatid niya na si Jenny at binababoy daw niya. At lahat-lahat ng mga estudyante at mga professor doon ay nakinig. At pero wala doon si Johnny. So guys, tinawag si Johnny sa professor nila na maganda daw ang performance niya, pero sinasabi na may lalaking pumunta dito, si Jojo Cruz, at sinabi na kinakasama daw yung kapatid niya. At ini-explain naman ni Johnny na wala siyang ginagawa kundi pinatira lang, at yun ang kasi wala siyang matuluyan. Si Ma'am Christy, guys, binigyan sila ng letter ni Jenny at saka ni Mylene kasi nagchichismis daw sila. Warning daw yon pag makita daw sila ulit, so baka matanggal na sila. Clean lang si Ma'am Christine sa kanila para hindi na daw maulit yung nangyari kay Jenny. Special mention siya. Ng professor, guys, na immoral daw yon ang ginawa ni Jenny, at dapat daw na i-try, i-ano daw niya na wala silang ginagawa, at dapat i-uwi siya sa bahay nila. At sabi naman ni Johnny na hindi ko yan gagawin, so ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo na best. So pinakita, guys, ni Andrew ang apininta niya na kay Jenny, at nasisiyahan ito si Jenny kasi sabi ni ano na pinuyatan daw niya gabi-gabi. So hanggang dito na lang ako, guys. At ano kaya ang mangyayari sa relasyon nila ni Johnny at Jenny, at itong si Johnny ay nag-resign na, so umuwi na din si Jenny sa bahay nila. At abangan natin ang susunod na episode, guys, bukas. At sa hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na ang notification bell para maka-update kayo sa mga next video ko. Thank you for watching, guys. Bye!